and mga kapotoy, so for today's video, isi-share ko ang aking dalawang cake na nagawa. Actually, mga late upload na din naman ito, pero gusto ko pa rin i-share kasi sayang naman ang video natin dahil tapos hindi natin i-upload. So ayan, pine-flex ko pa yung aking caramel na pinang-filling sa ating cake base. So, ang ating cake ay vanilla chiffon, size 8x4 ang ating size ng cake. So, ang first na filling ko ay caramel, tapos dito naman ay vanilla frosting. And ang pang third layer natin na filling ay ubi halaya na homemade. Ginawa ko po iyan ahead of time. So, kung magpapa-add yung ating mga customer ng mga filling na ganito ay medyo may additional lang tayo kasi syempre mahal din naman ito at ang hirap talagang lutuin ng ubi halaya, guys. Nakakangalay sa braso. Air for the go pa rin kasi iyan po ay isa sa mga nagpapasarap ng ating cake. And syempre mag-crumb coat tayo. Huwag kakalimutan ito. Kasi ito yung tumutulong na ma-lock in yung ating mga crumbs ng ating cake. Lalo na yung chiffon, marami tong crumbs na nahuhulog ba. Basta yun. Kaya dapat naka-crumb coat talaga siya para iwas na may sumamang mga crumbs sa ating cake. So sa mga nagtatanong kung anong ating frosting na gamit, ayan po ay ACC Whipping Cream. Ito po ay gamit ko na and recommended ko talaga na gamit. Tignan nyo oh. Ayan, medyo kung nakikita nyo guys, sobrang kinis at sobrang na-achieve ko talaga yung sharp edge na hinahanap ko sa frosting. Hindi ako nahihirapan pag talaga yung ACC yung gamit ko sa pagpapakinis. Mag-invest din kayo guys sa turntable na magandang klase at sa scraper. Isa kasi yun sa makakatulong sa atin para ma-achieve natin yung sharp edge at makinis na frosting. So ayan, nakalimutan ko ngang lagyan to ng money cake pala sa loob. Pero ayan, tignan nyo guys, kahit ni-repair ko pa to, hindi talaga siya nasira ng bongga kasi alam nyo, mabilis na mag-set yung ating frosting kaya naman hindi ako nahirapan na i-repair yung ating top part. And take note, tignan nyo kung gaano kakinis kagad yung pinakanilagay ko na dark na navy blue na frosting natin. So ito yung ginagawa ko din pala para mas makaless ako sa food color na hindi pumait yung ating frosting. Mas dark yung pinaka outer part and light lang yung inner part ng ating frosting. So na-achieve ko pala ang kulay na to gamit ang royal blue, navy blue, tsaka violet at konting-konting black na food color ang gamit ko dito. At grabe talaga yung stability ng ating frosting kasi alam nyo ba, dinala pa talaga to sa Iloilo City na hindi nasisira na almost 2 hours and a half. Ang biniyahe pa ng ating customer, tignan nyo naman kung gaano yung kakinis. Alam nyo ba na sobrang na-overwhelm ako kasi hindi talaga ako pinahiya ni ACC Whipping Cream. Kaya kahit hindi to sponsored, deserve ni ACC na ma-promote sa kanyang product. And isi-share ko na din sa inyo kung naging successful ba ang ating money cake. Siyempre, naging successful. Ilang nun maging unsuccessful? Charot. Anyway, thank you so much, Ma'am Quade Blade. Kahit malayo ka sa amin, na nasa Ahoy ka pa, dito ka pa nag-o-order sa akin sa Sara Iloilo. Thank you so much, Ma'am. And another cake tayo. At sasagutin ko nga yung mga nagtatanong nung nakaraan kong video na sabi nila yung aking cake daw ay may parchment paper pa. Baka daw nakalimutan ko lang ba? Hindi man tayo syunga para makalimutan. Takunin yung mga parchment paper. Ayun nga, at na-prove ko na yung parchment ang ginagamit ko or yung glassine at tatawag doon ay medyo hindi talaga siya dumidikit, or I mean hindi dumidikit yung ating chocolate moist cake or moist chocolate cake sa ating parchment paper or slash glassine. Hindi ko talaga sure kung anong tawag doon. Basta ayun yung ginagamit ko guys. Ayun o, tignan nyo. Ganyan siya kakintab na para bang akala mo may parchment paper pa siya pero actually wala na talaga yan. So hindi nakapag-i-bash pa ulit na akong nag-explain sa reels ko. Anyway, going back sa ating cake, ito ay size 7x6 ang ating cake na naked cake. And actually, wala naman si Nancy Sir talaga na design. Pero, gusto niya lang naman talaga is ma-achieve yung pagka semi-naked cake nga ng cake nila kasi pang wedding cake nga ito. And rustic yung kanilang theme. And another advice sa gagawa ng mga naked cake, dapat po ang ating cake ay pantay-pantay kasi po makikita po talaga yan pag hindi pantay-pantay ang ating cake. Mahihirapan po kayong habulin na maging flat yung sa mga gilid-gilid. As in, mahirap. Ah, mahirap din explain eh. And naglalagay ako dito ng dowel kasi itatravel ko na naman siya. Magdi-deliver ako. Single na motor na naman ang ating sasakyan. Diyos ko, sobrang init pa naman ito ng deliver ko guys.
And wala naman akong kaproblema-problema dahil ang ACC whipping cream natin ay laban na laban din, oh, 'di ba? Tignan niyo kung gaano kaganda ang ating semi-naked cake. Basta yung ating mga cake ay pantay-pantay, lalo na sa mga gilid-gilid. Oh, Diyos ko, puro di, gini ka ron. Dukadugay, gini ka video ko. How? Ay, Diyos ko, ako'y katapos, sis. Anyway, patapos na tayo maglagay nitong ating mga flowers. And dito ko lang talaga siya nilagay sa gilid kasi parang feeling ko mas maganda pag hindi masyadong madaming flowers ang nilalagay. Pero natamihan ko na naman. And ito na ang ating final look ng ating cake. Maraming maraming salamat, ACC. Oh, kita kapag tsura mo dahil sa acrylic topper dayo. Thank you so much guys for watching. Please i-follow niyo po ako sa mas marami pang cake videos. And kung nagustuhan niyo itong ating video, paki-share naman po para mas marami din tayong matulungan na kapwa baker. Thank you so much guys for watching. Babush!